ng NXP. TDZ, alam kong fan ka nitong hero na to. Gaano kasakit ang Kaja right now? Kahit na may onting nerfs, may adjustment sa rat sanction, sino ang pwedeng mahuli dito kung ikaw ang Echo? Napakalaking threat dito ng Kaja last pick para sa side ng NXPE, at ang pinakamalaking threat dito is yung Aldous. Again, ang gagawin lang ng Kaja dito is to play defensively, hintayin niya, alamin niya kung saan pupunta sa H2, at kung sakali nag-chase fate dito ng ultimate si Aldous, is lagi lang pwede niyang hulihin o kontrahin using the Divine Judgment. At ang sakit ng burst damage nun. On point yung sinabi ni TDZ, and I would like to say that napaka-importante ng role na gagampanan ni Renny J. Mm-hmm. Siya yung dapat na magkocontrol dito kay Benny. Siya yung iikot pagdating ng level 4. And usually, lahat sila, nakikita natin, nagki-carry. Pero this time around, yung NXPE, kay Ling lang talaga sila nakatutok. Ilang beses na rin natin nakita yung mga ganitong type ng hero kay Renny J. Bagay sa kanya yung mga bumibigla. Mm-hmm. Yung mga flicker divine judgment na pwede nating makita. But again, moving on to Echo's lineup. Okay. This is Ravlesha na yesterday, actually, nakita natin yung Grok ni Lasty. Mm-hmm. Eh, pero actually, alam ko, Butters, may pagkasimilar din yung galaw. Ravlesha on this Grok. Kalaban yung Thams ni James, kalaban itong si Lena ni Yelly Hayes, tignan mo. Umiiwas ngayon ang Echo, gaano ka-impactful, Butters, itong Grok na to ngayon sa meta? Yung Grok na to, it really gives out a lot of pressure para dun sa mga taong umaharap eh. Kasi uso ngayon yung ano eh, uso ngayon yung mga Saber, yung da-dash in lang, tapos triple sweep. So ang ginagawa dito ni ni Grok, siya yung nagbibigay ng vision dun sa may mga brush. Ang ginagawa niya, pupunta lang siya doon, naka-power of nature siya, tapos hindi mo, mapipilit na ka lumabas kasi ikaw yung masasaktan. At tatanggalin niya yung mga traps na hinahatid ni Yahweh at hinahatid ni Yelly Hayes. So yeah, both of these teams patiently farming, pero mauuna sa turtle ay sina James. Free turtle para kay H2O. Onting kagat na gagawin ni Yahweh. And wow, NXPE, sneaky turtle para sa kanila, TDZ. Yep, isang mabilis lang. Pati isa pa, itadagdag ko lang dito. Hey! Uy, grabe, pag tumama talaga yung arrow, exactly my point ko yung sasabihin ko, na kapag tumama yung arrow, mahirap to sa side ng Echo. Kasi ang daming pwedeng gawin ng NXPE kapag tumama. Again, meron knock up ng Populin Koopa. They can follow it up with the Divine Judgment. And also, yun yung nagiging entry. Or parang go button dito ni H2 na mag-engage every single time. Si H2, pwede kasi siyang mid of the fight pumasok. May arrow, meron kang divine judgment, may stuns ka pa ni Popol in Koopa. Ang daming ways ni H2O para i-land yung kanyang Tempest of Blades. And if you are Echo, kailangan ready ka. Kasi mukhang late game scaling talaga ang gusto ng Echo dito, Butters. And this time, walang magagawa ang batang Pasay, Hades. Uy. Sumubok ng chase fate at nandito na si H2. There you go! H2O will go for that kill. Habang si Raplesha ngayon namumula pa rin. Flicker out for Raplesha. Pasok si Cortese ng onting sapak. Libreng purple para kay H2. 2-0 para sa NXP. Gusto ko yung disiplina na pinakita doon ng NXPE. Meron pang chance sana si H2O na makuha yung Grok kill. Pero sabi niya, hindi na ganun kataas sa priority. Alis na tayo dyan. Alis na tayo dyan. Hindi rin sila umaalis dito sa bottom side. Renny J also with the rat sanction. Lamang ang NXP ngayon ng 2K. Plus, nang gugulo pa si James. Sakto yung sakto yung priority dito ng NXPE. They're focusing on Benny Cutie kasi alam nila na kapag si Benny Cutie bumabad sa lane, napakalaking chance na makahabol siya when it comes to items. At alam naman natin na kapag naiwanan ng Alice sa lane, nakakuha sila ng stacks. At ngayon, unlock na tayo. Ayan, so tingin ko talaga malaking threat, malaking bagay talaga yung i-prioritize natin si Benny Cutie as early as possible. At mukhang ganun nga yung ginagawa nila. Guys, speaking of unlock, i-unlock nyo na din yung code giveaway na nandito sa baba. Nahihirapan ngayon mag-farm si Hades, nahihirapan din mag-farm si Benny Cutie. Gusto kong pag-usapan natin to ngayon. No? Yes, nakakapag-farm na NXP, pero meron akong something na napansin na bagong uso. The Thams Vengeance, nakita natin to nung week 1 in some other teams, at ngayon ginagawa din ni James. At
Kung papansin ninyo, walang tumatapat kay James. Yes, pinopoke siya, pero nila lifestyle at sinasights niya lang yung mga bagay-bagay ni hindi nga nagli-lane si James dito, Butters. Isipin mo na lang yung, ito yung pinaka-simplest way ko na malalagay ko yung vengeance, ha. Mm-hmm. Isipin mo parang extra shield siya. Kasi diba, sa meta ngayon, ang bilis ng bawas, eh. Mm-hmm. Bigla ka na lang mababurst down, bigla ka na lang mapapasabog out of nowhere. Kapag kayang, ano na yan, kapag ka meron kanyang vengeance, ang nangyayari sa'yo, along with the ultimate, yung Contra Inferno, literal, men, ang daming damage siya na nanegate. Meron, bukod doon, may Festival of Blood pa kasi siya, eh. Yep. Oo. So may extra spell vamp na nakukuha. Kaya, parang ang kunat-kunat ng isang Thams and James, having the time of his life para sa pag-invade-invade sa top lane, hindi makapag-farm ang Echo, and now NXP punishing Echo, pero napalalim dito si H2. Gandang wild charge na meron sila flash siya, pero makakawala si H2 dito habang si Aaron Cutie pa ang kanyang matutusok. Killing spree proc, but that is of course Hades with the chase bait, at mukhang tutuloy pa ang pagsapak ni Hades dito. Flicker out kay Yawi, pero tatlo na pala, apat na yung nawala. Oh no, gulat na si Hades, nawala na pala yung kanyang mga kampe, and NXP will take 5 kills laban sa isa. Nako, pwede pa nilang kunin itong turtle na to. Nice sandwich play para dito sa side ng NXP. Ina-capitalize nila yung position ng kalaban, and also alam nila na aalis dapat si H2, but with the available chase fate, na-punish nila yun kaagad. Pero lumaman pa rin din yung NXPE. Again, the territorial advantage and also the control na ma-shutdown nila kaagad si Hades as early as possible. 1-2-0 ang current KDA dito ni Hades. At alam mo naman, kapag meron kang Aldous, kailangan mo talagang makakuha ng stacks as early as possible. Yun nga eh, medyo mabibitin si Hades. And nakita natin yung synchronization of skills para sa NXPE. Pag after ng mga pana, after ng mga stuns, biglang pasok ng mga flinch boys, and boom, kumpleto yung combo, Butters. Mm-hmm. And kung makikita mo, katulad sinabi natin kanina, scaling is the name of the game for the side of Echo and NXPE. Paano ginawan ng remedyo ng side ng NXPE yun? Kumuha sila ng Thams, kumuha sila ng Kaja. So ang ginawa nila dito, akala nung kabila, scaling na talaga yung magaganap, pero hindi nila alam yung early game mag-revolve doon sa mga side lane. Oh yeah. And speaking of side lane, si Renny J ay 402 na. At ayun na yung Contra ng Inferno, mahinila pa sila. That is going to be Reflection. And dito si Curtis sa banang gilid, pero makakuha dito yung Alice ng Turtle. Laban si Curtis, ibang patalo na ngayon. Wala side ng NXP. Si Yawi ngayon tumatakbo na, pero ayun yung mga first kill. At sabay, may exhibition pa. Cyclone ay sana ang magliligtas sa kanya, pero hindi. Biglang bawi ang Echo sa may kuha ng Torres sa gitna. Actually, hindi pa tapos ang bubugan dahil si Curtis inabot si H2, pero doon na nga magwawakas. Nakakagulat na pangyayari para sa Echo. Paano nangyari nga ba yun? Wow, taga ibang klase talaga. Yung ano kasi, yung positioning ng Echo Philippines is saktong-saktong kung saan pumupunta yung NXPE. And they're able to punish James in an instant. And also, kahit wala dun si Hades o kahit medyo late na siya dumating, yung damage output na binibigay niya using the punches, yung kanyang skill 1, is talaga napakasakit. Isipin natin na si Yawi, nakatank emblem pa to, tenacity, pero ina-absorb niya lahat ng damage. But tingin ko lang kasi talaga, ano eh, it's all about kung sino yung unang position, kung sino yung unang aamba sa dalawang teams natin dito. And also, we need to keep in mind na yung current drop ng Echo is really like a ticking time bomb. Pareha so lang dalawang hero na naghahintay ng stacks, both Alice and Aldous. May oras eh, no? Mm-hmm. May oras. But speaking of Aldous, Hades right now, reaching the milestone. Ay, grabe, hindi mahila. Tinusok sa ere, H2O, getting rid of the Aldous. Aldous with wings. Aldous with Link wings. Link with wings. Tinapos sa ere, pre! Ibang klase ang pitas na ginawa ng NXPE doon. Pero may onting pagbawi ang Echo sa baba. But NXPE with the momentum doon sa pagpitas. Also getting the top lane. H2, mukhang link na talaga ngayon, pare. Hindi pumapaling. Hindi pumapaling. Alam, masyadong magaling. Magaling. Pero kasi ang kailangan natin na mabantayan dito is yung ginagawa ni Hades ngayon na pagkukuha ng stacks. Tatlong beses na siya tumutumba.
Mm-hmm. So, ibig sabihin, tatlong beses na rin siyang nagkakaroon ng downtime sa pagkuha ng mismong stocks. At nabanggit nga ni TDZ yun eh, ticking time bomb eh, may oras ang echo eh. So, yung tatlong deaths na nawala si Hades, yung 10 segundong wala, at 15 seconds na wala, 20 seconds na wala, napakalaking bagay. Dalawang stocks, tatlong stocks na sana yon, more damage outputs na sana. And yeah, I think, kung ikaw ang echo, ang main plan mo para makabalik sa mga laban is just to wait it out. Mm-hmm. Farm lang. And NXP, kailangan mong lumaban ng lumaban. Yep, stretch lang talaga sa oras para sa echo. Yeah, I completely agree. Talagang kailangan mag-play aggressive dito ng NXP. Kasi din also need to keep in mind na meron silang Divine Judgment. At mukhang aggressive sila, Tads. Ito na, pero killing spree pa rin. Si Benny Cutie, siya pa rin na nakakuha dito ng onting kill. Habang si Icho ay tumatakbo sa bandang gilid. Benny Cutie! Pumasok pa rin. And Hades may onting pagbawi. Dalawa, laban sa isa. Flowing blood. Pasok in si Benny Cutie ngayon. Habang si H2 hinahabol ni na Aaron. This is Echo once again. Turning the tables. Kutong na malutong. Yun yung pinakahanas sa kanila ni Hades. Literal, kutos. Kutos. Kutos talaga. Ang dami ng bukol. Alam mo naman kasi, sure. Men, si Hades kasi batang Pasay eh. Oo. Alam mo, maraming mga taga-Pasay ang makaka-relate. Oh, shaking and bacon mula kay H2. Hindi ka talaga mapailing sa ling ni H2, hindi ka hindi ka papaling, hindi mapapailing, masyadong magaling. Ling, ling, ling. Oh. Ling, ling, ling. Ling, 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 H2O. Nakakakuha ng mga magagandang pitas. Para iligtas ang NXPE ngayon. Sa laban na ito, kahit na may mga nakukuha yung echo ng mga 4-man kills, may mga split na nagagawa si H2, may arrows pa nga kay Raplesia, flowing blood, pasok sa Ben QT, there you go, mula sa likod, nandun yung 6-mate, nandun na rin yung sapak, pero sinayawi, nakakapag-kite pa rin, sinong main target, sinong nandun sa loob, nandun si James, napagamit ang Vengeance, may Tempest of Blades pa, si H2, at mukhang killing spree na! Si H2 kasama na din si Curtis, pero dalawa ang nawala sa echo. Gawin mo ng tatlo. Si James lang ang nawala sa NXP 16-9. NXPE, unti-unting lumalamang sa laban na to. Ipit na ipit yung laban na yon para silang giniling. Manjin, and kung papansinin mo kung paano pa nakapasok sila, doon. Napaka-perfect na nung pwesto para sa kanila kasi narrow spaces pero may laban pa ata. Mukhang wala na batters dahil Torre na lang yon. And yes, narrow spaces, perfect Tempest of Blades, 515 on H2O, 525 para kay Renny J, TDZ, Echo, kung ikaw ang nasa sapatos nila ngayon, meron ba silang comeback potential para sa laban na to? Yes, meron pa silang malaking comeback potential dito. Ang kailangan nilang, lang nilang gawin is mahuli si H2. They've tried earlier na unahin i-prioritize using the Chase Fate. Kaso unfortunately, lagi nandun nakadikit si Renny J. Pati lagi na merong knock-up stand dito na galing kay Yawi. So ang kailangan nilang gawin dito is use the brushes for a surprise attack. Kahit si Yelly Hayes, o kahit si James ang i-priority nila o mahuli nila, malaking bagay na yun. Kasi pag si James ang nawala sa mapa o sa skirmishes, sa teamfight, wala nang frontliner ang NXP. James? Actually, si James nga nabate ni TDZ. There you go. Actually, tama ka, Tads eh. Yun yung main, ano may, yun yung main target mo dapat kasi yung frontliner. At ngayon, sumubot na ang Echo. Nag-call sila ng game. Oh. Dahil nawala si James, but look at the minimap right Ling? Now. Look at the minimap right now. H2O na nasa gilid. Echo Philippines going for this Lord. Basag ni Echo yung baba. Ah, basag ni abot pa. H2O. Mabilis lang yan. Here we go. Nasaan yung retribution? Nandun si Hades. Sumasapak si Hades dito. Kalate ang buhay ni H2O. Napatempo sa blade si H2. Ngayon nandito si Aaron QT. Nag-aabang. First kill para kay Aaron QT. Arrows coming in from Haze. This is the Lord dance right now. 16-10. Disengage muna ang dalawang kupunan. Ang sakit ng damage dito ni H2. Nakita natin yung after. Okay! Sumabog na naman ang bomba, Renny J. The bomb! The bomb! The bomb, the hitman! Picking! Off Raplesia, clutch divine judgment, butters!
NXP na ba itong Lord na to? NXP, let us see. And Echo na doon sa may gilid, pero yung Chase Bait na huli. Okay, Chase Bait ngayon. Sinong tatamaan? That is going to be Ellie Hayes. Down for 36 seconds habang nasa likod. Si H2O nakikipagsayawan kay Aaron Cutie. Pero tignan mo yung mga kasama niya sa harap. Kinakaldog-kaldog na ako, kaibigan Butters. Hindi ko nga alam kung may word pa na kaldog, pero tunog yun. Hades! For one exchange, split ang ginagawa ng NXP habang Echo humaharap. Kaldero ng dog, kaldog. Mm. Oh, ginawan ko na ng word para sa'yo, pero looking at the map right now, obviously, the pressure is gonna go to the side of Echo. Kasi automatic na to, Manjin, eh. Sa bottom lane, kailangan nila humarap. And tignan mo naman, yung minions na meron dito para sa side ng NXP, pasok na pasok doon sa may loob. Yep, at nakikita natin dito, now that the Lord is pushing sa bottom lane, medyo alanganin, kailangan gumawa ng play dito ang Echo, or rather, i-takedown nila kaagad yung Lord as early as possible. Kasi pwedeng rumes baka agad yung NXP ng isang mabilis eh. Yes. Again, divine judgment at yung arrow, lalo rin yung mga popol surprise dito ni Yawi. At ang ginagawa nila, ino-occupy nila kaagad yung top lane para mabisi ang split. Sobrang daming crowd control for NXP, hindi ngayon makontrol ng Echo yung gagawin nila. Benny Cutie is having a great time, pero yung NXPE, mas maganda yung mga pa-exchange-exchange nila, hinila dito sa Hades. Nako, hinahabol ngayon ang bomba. Ang bomba, wala! Yeah! Magagawa si Hades! Tinamaan ng kuryente! Habang si Aaron Cutie makakuha ng outplay, pero kailangan niya ng tumakbo. Lipad Aaron Cutie, inert-nert ng aso! Hindi kaya ng isang Aldo si Thunderbird! Nilatigo, Ginego, Diego, Latigo! 21 to 13!